Yun, ingat-ingat tayo kasi ang katumbas niyan na nag-part-time ka ng illegal is deportation. Hi guys, it's me again, Relly, and welcome back to my channel. So, again, nandito po ulit tayo para sa isang bagong video. Pero bago yan, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to hit the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos ko. And pag nag-share naman tong video na to, please palike naman po. So, without further ado, alam ko naman na nabasa niyo na yung title nitong video ko na to. So, sisimulan ko na. So, sagutin natin yung question ni Kabayan, which is, Madam, nag-subscribe na po ako. Madam, tanong din ako, legal ba dyan mag-part-time? May nabanggit po kayo na ingat-ingat sa pagpa-part-time. May mga case po ba na mahirap maghanap ng part-time? So, first of all, thank you po sa pag-subscribe and please wag po kayong mag-skip ng ads. Tapos yun, Madam, sasagutin ko yung Madam, legal po ba dyan ang mag-part-time? So, dito po sa Malta is pwede mo siyang illegal talaga. Pwede kang mag-register. Hindi ko lang sure kung bibigyan ka ng ID, pero i-re-register mo siya sa Jobs Plus. Ito yung Jobs Plus. Yung employer yata ang mag-re-register, yung pagpa-part-timean mo, para maging legal ka, para hindi ka mahuli. Kasi pag nilegal ka talaga, magbabayad ka ng tax. So, hindi na yun kina-question. Hindi ka na mahuhuli kung nagkahulihan man. Kaya ako sinabing mag-ingat-ingat kasi madaming nagkakahulihan ngayon dahil may mga part-timers na hindi nagre-register sa Jobs Plus, which is medyo delikado, lalong-lalo na kung mga shops, malls, or mga bars, something like that. Yung mga public areas na ano. Tapos biglang may mag-check kung may ID ka ba dyan, ganun-ganyan. So, kaya ako sinabi na mag-ingat-ingat. Usually, pag ganyang nahuli ka siguro, ang naririnig-rinig ko is ide-deport ka talaga agad. So, hindi natin alam kung kailan sila mag-check. Basta na lang may mag-check dan na police, tapos yung mga taga-immigration. So, kaya ako sinasabi yon. Pero, choice natin kung gusto nating illegal, sabihin natin sa pinagpa-part-timean natin, lalong-lalo na sa mga public areas, lalo mga shops nga. Shops, mga malls, mga supermarkets. So, yun, ingat-ingat tayo kasi ang katumbas niyan na nag-part-time ka ng illegal is deportation. So, hindi naman natin gugustuhin mapauwi sa Pilipinas dahil lang nahuli ka. Ingat-ingat po tayo. Kung pwede naman nating illegal, pwede gusto naman nating illegal or idaan sa Jobs Plus at magbayad ng tax, why not, 'di ba? Para hindi tayo mahuli. Kasi madami ding part-time dito sa Malta, madaming naghahanap. Usually ang pinakamarami talaga dito is cleaner sa bahay. Pero kadalasan yung mga may mga kabay, marami karamihan talaga is hindi na sila nagre-register. Kasi syempre unti lang din naman yung per oras natin sa part-time, mga minsan 7, 8, 9, 10, depende po sa magpapa-part-time. Tapos mga 3 to 4 hours lang, mga ganun. So syempre yung kakartas na tax, anuin na lang natin, parang ganun yung minsan mindset natin. Kaya ingat-ingat lang po tayo sa mga ganung bagay. And then iwasan nating magsabi sa ibang tao na lalong-lalo na sa mga Pinoy na ano, syempre hindi naman lingid sa kaalaman natin na minsan ang mga kapwa nating mga Pinoy, mga kalahi natin, yun pa yung magbababa sa atin, yun pa yung magpapahamak sa atin. So, hindi ko naman sinasabing lahat, pero minsan karamihan talaga ganun yung sitwasyon. And marami rin akong naririnig-rinig dito na nagsusumbong-sumbong sila na may part-time si ganito, si ganyan, kasi parang yung nakukuha ng mga inggit-inggit ba, pero hindi ko naman sila kilala, mga narinig-rinig ko lang, hindi ko alam kung totoo, pero knowing some Filipinos talaga, hindi ko naman sinasabing perfecto ako, pero knowing some Filipinos talaga, so ingat-ingat sa pagsasabi kung magpa-part-time ka or hindi.
So, ayun. And then, punta naman tayo sa question mo kung yung may mga case po ba na mahirap maghanap ng part-time. So, as what I've said, ang karamihan dito is na part-time is mga linis-linis bahay, building, ganito-ganyan. So, minsan mahirap, depende. Kasi unahan yan. May group dito sa Malta na kasali din ako. So, eto siya. Nanis and cleaners part-timer. Minsan may mga nagpo-post din sa Filipino groups sa mga nangangailangan ng part-timer lang. So, ayun, unahan lang siguro sa pag-comment kasi madaming nagpo-post. So, syempre, hindi lang naman tayong mga Pilipino ang nandito sa Malta. So, marami rin ibang foreigners like Indians, Nepalese, Colombians, marami pang iba. Hindi lang mga Pinoy. So, unahan lang yun talaga. Kung may nakita ka kung kailangan na kailangan mo ng part-time, i-ano mo siya, i-all notification mo yung group na yun para mag-pop-up sa notification mo agad pag may nag-post. So, ganun yun. Ganun yung system nila dito. So, ayun na nga. I hope na-answer ko yung question mo, kabayan. So, yun. Legal naman ang pagpa-part-time dito. Basta i-register ka sa Jobs Plus para makabayad ka ng tax. So, kakaltasan ka para wala kang isipin kahit man may mag-check dyan, di ba? Kahit may mga immigration na nandyan na nag-check, at least, hindi mo isipin na, ay, baka mahuli ako. Ay, baka ma-deport ako. So, ganun, di ba? So, mas okay na idaan sa legal talaga. Kahit namang sa ang bagay, mas okay na legal. O, di ba? So, ayun. At yun na nga, again, ulitin ko sa mga nagpa-part-time dyan, ingat-ingat po tayo, ha? Lalong-lalo na yung mga hindi na walang papel sa pagpa-part-time. So, I hope na-answer ko yung question mo. And thank you so much sa lahat ng mga nanonood sa akin lagi. Yung mga sumusuporta, yung mga nagko-comment po sa akin. Minsan may mga hindi na ako nasasagot kasi minsan paulit-ulit na din. Tapos kahit nagawan ko na ng video, tinatanong pa din. Pero I understand naman, siguro yung iba hindi na binabrowse yung mga videos ko. So, thank you po. Bye!